Hello po, good morning po sa ating lahat. Welcome back na po sa ating YouTube channel. For today's video, isa naman pong tanong po natin pong subscriber ang natin pong sasagutin. Ito ay galing po kay Lisa May Spinopilia. Ang kanya pong tanong ay, yung kanyang inaheng baboy daw po ay nanganak kagabi ng 11 PM. Pero hanggang ngayon kinabukasan, hindi pa rin bumabangon. So kung kayo po ay mahilig po sa palaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayang pag-agrikultura, mag-subscribe lang kayo sa king YouTube channel. Ryan Patinio, Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa mga inaheng baboy na kakatapos lang pong manganak. Alam naman natin yung mga inaheng baboy, bago po sila manganak, sila muna po ay mag-undergo ng labor. Mayroon po itong tinatawag na false labor, mayroon pong true labor, bago po manganak yung mga inaheng baboy po mga kaibigan. At kapag sila po ay nagli-labor, sila po ay hindi po mapakali. Lahat po ng kailang energy po ay kailang pong ginagamit. Lalo na kapag yung mga inaheng baboy natin ay kagat ng grills, kahig ng kahig doon sa sahig, tayo, higa, dumudumi, umiihi, lahat po ng bagay po ay kailang pong ginagawa habang sila po ay nagli-labor. Kaya po, sa labor pa lang ng ating mga inaheng baboy, yung kaya pong katawan po mga kaibigan ay sobrang stress na po yan. O hinang-hina na po yung kailang pangangatawan. And then, idagdag mo pa yung panganak natin mga inaheng baboy na kumukonsumo po siya ng energy talaga kasi po siya po ay umiire habang pong pinapalabas yung kanyang mga biik. So pagkatapos manganak yung ating mga inaheng baboy, yung iba dyan ay nakahiga lang po yan. Kasi nga po, sila po ay sobrang stress, sila po ay pagod na pagod kasi kakagaling pa po nila sa panganak po mga kaibigan. Kaya nga sa atin pong subscriber ngayon, yung kanyang inaheng baboy po daw ay nanganak kagabi ng 11 PM. Pero hanggang kinabukasan ay hindi pa rin tumatayo. Yung ganyan po mga kaibigan ay wala po yung problema. Kasi po, isa na pong sign niya na yung inaheng baboy niyo po ay napapagod siya habang nanganganak. So, kailangan pa po ng kanyang katawan na mag-recover para po makagain po siya ng energy. Dapat niyo pong gawin mga kaibigan para po makadede po yung kanyang mga biik. Dapat niyo himas-himasin yung bandang tiyan niya. Kapag nakaganon yung paghiga niya ng inaheng baboy niyo o nakatawag nito nakakulob, natago yung kanyang dede, ang gawin nyo niyan ay himas-himasin yung parting gilid ng kanyang tiyan. Kasi po, kapag nahimas nyo pa yan, yung mga inaheng baboy po itatakilid po yan. Yung kanyang dede po mga kaibigan ay naka-expose na po. And then, pwede na pong ipadede yung mga biik. Kahit na hindi siya tumatayo, basta ang importante po mga kaibigan ay yung biik po ay makainom sa unang gatas natin mga inaheng baboy na tinatawag na po na colostrum po mga kaibigan. Yan po ang pinaka-importante sa lahat na kapag matapos mga nating inaheng baboy after 24 to 48 hours, dapat po mainom ng mga biik yung unang gatas ng ating inaheng baboy na tinatawag na colostrum. Kasi yung colostrum po mga kaibigan ay mayaman po yan sa antibodies, vitamins, minerals na kinakailangan po ng mga biik para po sila po maging malusog po mga kaibigan dun po sa unang araw pa mismo ng kanilang pagpanganak. Yan po ay foundation ng kanilang good health. Yung colostrum po na maiinom nila galing po sa mga inaheng baboy po mga kaibigan. Wag yung pilitin na patayuin yung mga inaheng baboy nyo kasi kapag pinilit nyo ang ipatayo mga kaibigan, ang problema dyan ay baka po magkaroon ng pilay. Kasi yung kanyang paa hindi pa ganun kalakas at pinilit nito lang ipatayo yung mga inaheng baboy nyo. At yung pagkatayo ng mga inaheng baboy nyo ay ma-outbalance siya. Pagka-outbalance yan, siya po ay matutumba. Ayan po, magkapag-cause pa yan ng injury doon po sa mga inaheng baboy. Kaya huwag na huwag yung piliting patayuin. Basta ang problema, ang dapat nyo lang gawin ay kapag nakapalagi lang siya nakahiga, dapat nyo himasin yung kanyang gilid ng kanyang tiyan para siya po itatagilid para ma-expose po yung kanyang dede. Ano yung pag-expose po niyang dede mga kaibigan, doon po dede na po yung kanyang mga biik at iinom na po ang gatas ng ating mga inaheng baboy. Yan lang po yung dapat gawin mo mga kaibigan. Huwag na huwag po kayo mabahala kasi normal lang po yan sa ating mga inaheng baboy na pagkatapos lang mga anak po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.